pagbati. Magandang araw! Welcome sa PARKumentary special episode featuring Paco Park in celebration of the 200 years of Paco Park. Halika at balikan natin ang mayamang kasaysayan ng Paco Park. Ako si Wensley Reyes, ang iyong historian guide, at samahin niyo po ako para sa virtual historical tour na ito. Tara na! Maligayang pagdating! Nandito tayo ngayon sa Paco Park sa lungsod ng Maynila. Isang modernong parke na matatagpuan ninyo sa pagbagtas sa kalye ng San Marcelino at General Luna. Ang Paco Park ay nasa loob ng dalawang pabilog na pader at may sukat na mahigit 4,100 metro kwadrado. Makikita sa loob ng pader na ito ang isang magandang fountain at eleganteng kapilya na napapalibutan ng mga puno. Pinagdarausan din ito ng mga pagdiriwang gaya ng kasal at iba pang pribadong gawain. Gayun din, makakakita tayo ng iba't ibang panandang pangkasaysayan na magbibigay paliwanag bakit mahalaga ang nasabing pook na ito. Ang kasalukuyang Paco Park ay ang dating Sementeryo General de Dilao. Ito ay tinayo noong unang bahagi ng 1900 taon sa lote na binili kay Juan Blanco Bermudez. Dinisenyo naman ito ni Don Nicolas Ruiz, isang maestro de obras. Ang Paco Park ay hugis pabilog na napapalibutan ng mga puno at ang bahay ng kapelyan o cemetery chaplain ay dating matatagpuan sa labas nito. Ito ang kasalukuyang himpilan ng Paco Fire Station. Sa itaas na bahagi ng pangunahing tarangkahan ay makikita ang dating nakaukit sa kahoy na isang tekstong Latin na karaniwan ay makikita sa mga lumang sementeryo. Beati mortui qui in domini morientur, o pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. Mababasa din ito sa berso sa pahayag 14:13. Isang kapilya ang makikita sa loob na bahagi nito na naging lugar lamayan at dalanginan. Katabi nito ang hagdan upang makarating sa itaas na pader na may balustreng teresa na maaaring lakaran upang makita ang kaligiran nito. Sa likod ng kapilya makikita ang osaryo o anghelorio. Ang anghelorio ay ginagamit bilang libingan ng mga sanggol at bata na namatay noong panahon ng epidemiko. Ngunit ginamit na rin ito di kalaunan bilang osaryo o pook sisidlan ng mga buto para sa mga hindi nakakapag-renew ng kanila renta o upa sa mga nicho. Kung babalikan ang kasaysayan ng Paco Park, maaari itong hatiin sa tatlong pagpapanahon mula 1814 hanggang 1912 bilang pampublikong sementeryo na kilala bilang Sementeryo General de Dilao. Kabilang sa panahong ito ang pagtataguyod ng mga pampublikong sementeryo, paglaganap ng mga epidemya, paglilibing sa mga kilalang personalidad, at paggamit bilang libingan sa digmaang Pilipino-Amerikano. Ang ikalawang hati ay mula 1912 to 1966 bilang pagbabagong bihis kung kailan ipinisara ito ng mga Amerikano noong 1912 at hindi na tumanggap ng mga ililibing. Inalis din ang mga labi at inilipat sa ibang sementeryo. Ito ay bilang bahagi ng kampanya para sa kauunlad ng sanitasyon at kalinisan ng Maynila. Ang pagsasara nito sa publiko ay nagdulot ng kawalan ng pagsasaayos at kalaunan ay nawaglit ang pook na ito sa kamalayan ng mga tao. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, dahil sa mataas at matibay nitong mga pader, naging imbakan ito ng mga amunisyon ng mga puwersang Hapones na lumaban sa mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa pagtatapos ng gera, tuluyan na itong nakaligtaan at napabayaan.
dekada 50. Muling nilinis ang parke at naging pook na pinagdarausan ng mga gawain pampubliko. Ngunit ito ay dumanas ng mga suliranin na gaya ng pagbaha, maging ang pagkasira ng mga pader at kawalan ng maayos na pailaw at pasilidad. Dekada 70, isa ang Paco Cemetery sa itinakda bilang pook na isa sa ayos. Isa ito sa mga naging proyekto ng Luneta Committee. Noong 1963, ipinaubaya kay Ildefonso Santos Jr., isang arkitekto at kalaunan ay magiging pambansang alagad ng sining sa larangan ng arkitektura, ang pagsasaayos muli ng Cementerio General. Isinagawa niya ang pagpapaganda nito, nagkaroon ng pagsasanib ng modernong disenyo sa lumang arkitektura. Itinaas ang gitnang bahagi upang maiwasan ang pagbaha. Nilinis ang paligid, tinamnan ang mga puno, dinisenyo muli at pinaganda upang magbagong anyo bilang modernong parke. Ang ikatlong hati ay sa taong 1966 hanggang kasalukuyan. Ang pagkilala sa Paco Park bilang lundayan ng sining, kultura at kasaysayang Pilipino. Bagaman may kritisismo binuksan ang bagong bihis na Paco Park sa publiko at itinalaga bilang isang national park noong 1966. Di kalaunan ay dumami ang tagatangkilik nito at naging popular na lugar kasalan. Noong 1980, pinasimulan ang kultural at musikal na pagtatanghal sa parke. Ito ay sa suwestyo ni Christoph Hessen, kultural attaché ng Embahada ng Federal Republic of Germany. Isinagawa ang unang Paco Park Presents noong 29 ng Pebrero, 1980. Noong 2015 ay itinalaga ito ng National Museum bilang isang National Cultural Treasure. At kasalukuyan itong nasa pangangalaga ng National Parks Development Committee. Ang pook sa loob o malapit sa simbahan ang tradisyonal na huling himlayan, kung kaya't nakakakita tayo ng mga lapida sa loob, tabi o gilid ng mga simbahan o kumbento. Ang gawaing ito ay nagpapakita ng paggalang sa yumao sa paglalagay sa kanila sa mga banal na pook. Ngunit di kalaunan, ang paglilibing sa loob ng simbahan ay pinagbawal dahil nagdudulot ito ng pagkalat ng mga mikrobyo at sakit sa pamayanan. Sa pagpasok ng 1900 taon, kapanahon din ng pagtataguyod ng bakuna, pinag-utos ni Haring Carlos IV noong 1804 ang pagtatayo ng sementeryo sa labas ng mga sentrong pamayanan at pagbabawal sa paglilibing sa loob ng mga simbahan. Noong 1814, nagdesisyon ang Ayuntamiento de Manila na magbuo ng sementeryo sa labas ng Intramuros. Bagaman taliwas sa nakagawian, may kaugnayan ito sa isyu ng pampublikong kalusugan noong 1900 taon. At matapos ang mga debate, ang proyekto ay naaprobahan ng Governor General sa pamamagitan ng isang dekreto superior noong 6 ng Mayo, 1814. Ang sementeryo ay tinayo sa labas ng Intramuros, sa arabal ng San Fernando de Dilao o mas kilala bilang Paco. Hindi ito ganong malayo at halos 2 kilometro lamang mula sa Intramuros, kaya maaaring puntahan upang makadalaw ang mga kamag-anak na mga namayapa. Ang pagbisita sa mga yumao ay isang tradisyon na isinasagawa nating mga Pilipino. Ang sementeryo ay tinawag bilang Cementerio General de Dilao, Cementerio General de Paco o Cementerio General de la Ciudad. Ito ay orihinal na itinayo upang maging himlayan ng mga taga Intramuros at taga Dilao. Sa sementeryong ito, maaaninag ang paghahating panlipunan na kung saan ang mga Espanyol at mga impluwensyang mestizo ang inililibing sa loob na bahagi. Samantala, ang mga nicho sa labas ay para sa Indio o kung sino man ang may kakayahang magbayad ng upa. Ngunit dahil sa epidemya ng kolera noong 1820, binuksan ito bago pa man ito matapos. Di kalaunan, naging himlayan din ito ng mga Espanyol, Indios, Mestizo mula sa iba't ibang parokya kalapit ng Maynila. Kabilang ang mga sakarating arabales gaya ng Binondo, Santa Cruz, San Miguel, Sampaloc, Quiapo, Tondo, Ermita at Malate. Ang panloob na sirkular na pader ay bahagi ng orihinal na sementeryo.
Ang pader nito ay mayroong 5 baitang na nicho, ngunit 3 na lamang ang makikita sa kasalukuyan. Dahil sa pagbaha ay tinaas ang mga sahig, kaya 3 baitang na lamang ang makikita sa kasalukuyan. Ang epidemiko ng kolera ng 1882 ay nagdulot ng maraming kamatayan. Halos araw-araw ay may inililibing sa Cementerio General de Dilao. Dahil sa pagkalat ng kolera at dami ng mga nangamatay, pinalawig ang sementeryo at umabot sa halos 2,000 nicho ang kaya nitong ilibing, kabilang ang panloob at panlabas sa mga pader. Gayunpaman, parehong ginagawa ang paglilibing sa lupa o sa nicho, depende sa katayuan at kakayahang bayaran ang upa at ng mga hindi nakakatupad sa pagbabayad ng upa ay inililipat sa pangkalahatang oswaryo. Mahalaga para sa mga Kristiyanong nananampalataya na maidaan sa simbahan ng Yumao bago ihatid sa huling hantungan. Sa loob ng Paco Park, matatagpuan ang isang lumang kapilya na hugis pabilog. Ito ang kapilya ni San Pancracio. Si San Pancracio ay isang batang Romano na naging Kristiyano. Siya ay 14 na taong gulang nang naging martir noong taong 304. Pinugutan siya ng ulo, bunga ng persecution sa mga Kristiyano sa panahon ng Emperador Diocletian. Ang kanyang imahe ay may hawak na aklat na may mga salitang Latin, Venite ad me et ego dabo vobis omnia bona. Nangangahulugan bilang lumapit kayo sa akin at ibibigay ko ang lahat ng mabuti. Sinasabi na hango ito sa Genesis 45:18. Ang hintuturo ng santo ay nakaturo sa langit. Nagpapahiwatig na ang pangako ng aklat na kanyang hawak ay buhat sa Diyos. Siya rin ay may balabal na kulay pula na kahawig ng isang sinturyon. May hawak din siyang dahon ng palma. Simbolo ito na siya ay namatay bilang isang martir. Ang kanyang kapistahan ay kada 12 ng Mayo. Ang kapilya ang pinakasentrong gusali ng Paco Park na idinisenyo sa paraang Baroque style. Ito ay may konkretong simboryo o dome. Batay sa kontekstwalisasyon, ang mga simboryo ay sumisimbolo ng kalangitan at paalala sa mga Kristiyano sa kagandahan at kadakilaan ng manlilikha. Karaniwan ipinipinta dito ang mga anghel, ang mga santo, o ang banal na Espiritu Santo, mga makalangit na simbolo ng pananampalatayang Kristiyano. Gayun din, ang dome o simboryo ay mainam pa sa magandang tunog sa loob ng simbahan, lalo't wala pang modernong kagamitan o sound system. Ang kapilyang ito ay saksi sa mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang minamahal. Isa sa mga prominenteng tao na pinaglamayan at inilibing dito ay si Governor General Ramon Maria Solano na Yumao noong 1860. Sa kanya ipinangalan ang bayan ng Solano sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Noong digmaang Pilipino-Amerikano naman, ginanap dito ang isang lamay parangal para sa Amerikanong General na si Henry W. Lawton na nasawi sa puwersa ni General Liserio Jeronimo sa labanan sa San Mateo. Ibinurot siya dito sa loob ng 9 Sa loob ng kapilya, binantayan siya ng mga sundalo bago siya ibalik sa Estados Unidos at ilamay sa Arlington National Cemetery. Sa kasalukuyan, ang kapilya ay nasa pamamahala ng mga paring Vincentian o kasapi ng Congregation of the Mission. Ang kasalukuyang altar ay binasbasan ng kanyang kagalang-galang Luis Antonio Cardinal Tagle, Arsobispo ng Maynila, noong Agosto 2017. Sa pook na ito, inilagak ang mga labi ng paring martir na kilala bilang Gumburza. Ang Gumburza ay daglat sa mga pangalan nina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sa popular na naratibo, kilala ang tatlong pare bilang mga inosenteng biktima na nadawit sa pag-aasa sa Arsenal ng Cavite noong 1872. Noong Enero 1872, umabot sa 200 sundalo at obrero sa Arsenal sa Cavite ang nag-alsa. Gamit ang puwersa ng pamahalaan, ay mabilis naman itong nasugpo. Tito inugnay ang tatlong pari na nangungunang mga personalidad sa isyu ng sekularisasyon at paghingi ng pagbabago sa pamahalaan. Kahit mahina ang ebidensyang mag-uugnay sa tatlo sa pag-aalsa sa Cavite,
hinatulan sila ng kamatayan pagkatapos ng maikli at kahina-hinalang paglilitis. Matapos bitayin sa luneta sa pamamagitan ng malupit na garote, inilibing sa lupa ang katawan ng mga martir sa isang walang pangalang libingan sa sementeryo ng Paco. Kinilala sila bilang mga filibustero at naging inspirasyon ni Rizal sa pagsusulat ng kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Naging lihim na salita rin ang gumburza para sa kasapian ng Katipunan. Bagaman nasangkot sa kaguluhan at napatawan ng kaprosahang kamatayan, tumanggi ang arsobispo ng Maynila na tanggalin ang pagkapari ng tatlo sapagkat wala namang nilabag na kautusan ng simbahan. Sa kasalukuyan, nakikitaan ng puting krus at mananda ang kuok na pinaglibingan ng gumburza. Inspirasyon ng nasyonalismo ang habang buhay na pamana ng tatlong paring martir. Kagaya ng mga paring martir na kanyang pinarangalan, naging unang libingan ni Rizal ang Cementerio General de Paco. Inilibing si Rizal sa lupa ng walang kabaong, walang pangalan. Pinilit na hinanap ng kanyang mga kamag-anak ang pook pinaglibingan ni Rizal. Natukoy ng kanyang kapatid na si Narcisa na may bagong libing sa Paco na binabantayan din ng mga sundalo. Kanyang inalam kung ito nga ba ang kanyang kapatid at ito naman ay pinagtibay ng sepulturero. Pinakausapan niya ito na mag-iwan ng pananda na may baliktad na initials ni Jose Rizal, kaya't natukoy ang pook pinaglibingan ng bayani. Halos 2 taon nung siya ay inilibing sa pook na ito, bago nakuha ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang labi. Hinukay ang labi ni Rizal noong 17 ng Agosto, 1898, 5 araw matapos matalo ng mga Amerikano ang mga Espanyol sa Maynila. Inilipat ito sa kanilang bahay sa Calle Astralde, Binondo, Maynila sa pangangalaga ng kanyang inang si Teodora Alonso. Inilagay ang kanyang mga labi sa urnong gawa ni Teodora Romualdo de Jesus. Noong 1912, sa 16th anibersaryo ng pagkabayani ni Jose Rizal, inilipat ang kanyang labi sa isang formal na prosesyon mula sa ayuntamiento patungo sa tinatapos na monumento ni Rizal sa Luneta. Ito ang kanyang magiging permanenteng himlayan. Matapos ang 1 taon, pinasinayaan sa publiko ang monumento ni Rizal, ang Motto Stella. Sa kasalukuyan, ang pook pinaglibingan ng pambansang bayani ay isang dambana na may kahoy na krus na nakalagay ang petsa ng kanyang kabayanihan. 30 ng Disyembre, 1896, sa ibaba nito, nakasulat ang mga letrang RPJ, ang binaliktad na letra ng initials ni Jose Rizal. Makikita rin ang isang busto ni Rizal na may nakasulat na Jose Rizal, the Mason. Noong 2015, idiniklara ng Pambansang Museo ng Pilipinas na isang National Cultural Treasure ang Cementerio Municipal de Manila, Ikapilya de San Pancracio. Bilang isang pambansang kayamanang kultural, nagtataglay ang Paco Park ng natatanging katangiang kultural at historikal na tunay na napakabuluhan at napakahalaga para sa bansa at sambayanan. Upang patuloy na mapangalagaan ito, noong 2015, kumuha ng technical consultant ang NPDC. Ito ang Eskwela Talier de Filipinas, isang foundation na nangangalaga sa historical at kultural na pook, ay inatasan upang isagawa ang restorasyon ng Paco Park. Ang restorasyon ay isinagawa ng grupo ng mga kabataan na sinanay ng Eskwela Talier at nagsilbing panimulang proyekto nito ang oswaryo sa likod ng kapilya. Naisaayos ang gumuhong pader at ang paglalagay ng mga batong adobe, pinag-aralan ng plano batay sa kopya mula sa mga sinupa na binigay ng pamahalaan ng Espanya. Bukod sa pagtuklas na maraming uri pala ng materyal ang hinalo sa mga pader, nalaman din ang itsura ng ilang mga pook batay sa mga lumang larawan. At kung titignan ang mga imaheng anghel sa aswaryo,
ito ay may bilang lamang na tatlo. Ngunit sa mga lumang larawan, ito pala ay mayroong anim na anghel. Sa kwento ng Paco Park, makikita natin hindi lamang ang transformasyon ng mismong pook mula sa pagiging himlayan patungo sa modernong parke, kundi maging ang kasaysayan ng Pilipinas sa iba't ibang panahon. Mananatiling bahagi ng ating kasaysayan ang mga pangyayaring naganap sa mga pader ng Paco Park. Ang lugar na ito ay piping saksi sa mga dalamhati, pananampalataya, suliranin, digmaan, pagbangon at pagmamahalan. Tunay ngang may tuturing bilang isang national cultural treasure ang Paco Park. Ngayong nalibot na natin ang Paco Park, laging tatandaan ang ilang habilin. Alamin ang kasaysayan ng isang pook, pahalagahan ang mga ito, at ituro sa susunod na henerasyon. Muli, ako si Wensley Reyes, ang inyong historian guide para sa PARKumentary special episode featuring ang makasaysayang Paco Park.